Nag-serve ka food. So, meaning healthy man ang food na nina-serve ng government. Sunod, secure mission order before conducting inspection. So, face-to-face basis, gamit kayo na kay may dyan na municipality nga depende sa antak aratunan. Kay may dyan is ang madarama naman sa istorya. Pero, may dyan is ang kumanaan pang dyan kayo na sa aming group, kumanaan pang sanitary inspector nga daw at ulan gawa. Tapos, do, hindi mo gawa ta ng tara sa istorya. So, kadalari kami ka mission order. Kaya may dyan is ang owner ng food establishment, mas arams pa sa sanitary sector. Yes! Agree! So, yung may dyan man nga nagadara for legal purposes, batulan at kagindi. So, sa aming municipality sa Tobias Cormier, before kami mag-agto sa food establishment or any kind of establishments, may darali kami nga mission order for legal purposes. So, kay supposed to be, tanan gid man dapat ra before ko mag-select sa establishment, may dala ko gid man nga mission order kay illegal ko para mo gid man mag-select kung wala ka ti mission order nga gin-sign kang municipal health officer. May dyan man kis nga sa mayor ka na sanda nagapay mo kang mission order. Next, ang differences, implementation of inspection guidelines. So, na-raise nung to kayo na nga may sa political influence. Kay, bisan ano mo ko pa-implement kang rules and regulations based sa PD856 naman or Code of Sanitation. For example, ang tagiya kang food establishment mayor. Bisan nagpalak pa ka to magigitigin sa tubang. Kung hindi ka na mag-comply, bra kaya konti mahimo. Kaya base kayo na kayo sa isa na naman niya imaw, kung iyan na kung hindi ko papatiyan ng mayor, tita na mga taga-perma kang... Permit! Business permit! Unlike kung under komitaan sa national, pero kita rin may mo ang local level. Next, best recommended practices naman, ang revised inspection form. Siguro familiar ang tanan sa inspection form na doon sa food establishment. Tukay na men, to kami na din tuguran ka-importance ang... Tukay ka no? Ang sa, demerit. Sa demerit din na. So, gin-raise daan naman kung pwede. Like, for example, lang sa water. Kung link or hikke ang source ng water na da, so, possibly gate nga maapektaran man ang pag-process ng dapat food. So, dapat, depende pala sa may ano, sa may, depende sa may evaluation or sa may ginaano naman yung form to kaina. For example, kung sa water source ba na, nag-demerit ba na, dapat mas taas ang i-demerit ka na. Ay, ang just anong form, bisan ano nga demerit na, para rehas lang mo, -5 lang din. So, dapat kung sa water ta na, kahit ang water, bawal din nga, inga factor sa pag-process ng food, dapat taas mo na na-demerit. And then, conduct inspection first before issuance of sanitary permit. So, ang matukain na, may dyan kayo na, like ka dyan, nag-BPLO, siguro tala lang ka dyan, BPLS. Ang samay ko, online? Online application. So, dapat, before santa mag-tugro kang business permit or mayor's permit, may sanitary permit, hindi dapat try for requisite ra. Hindi santa ka tugro, dapat kang business permit or mayor's permit kung wala i sanitary permit. So, ang makatago ka dyan, na-resibuhan rin, bra pa kami ka, tugro ka. Hindi kami pwede ipakatugro, dapat ka sanitary permit. Kay, supposed to be, dapat before ka matugro ka sanitary permit, i-inspection ng manay ang establishment. So, ang tuwad na makatago ka dyan sa kada LGU, may resibo rin sa sanitary permit. So, hindi ikaw makahindi, hindi mo matugroan ka sanitary permit. Pwede, maresibo rin mo, pwede kami kasuhan, nakabayad ng sanda, naga, hindi kami pa, hindi naman sa nagtuturoan kang sanitary permit.
regular training for SIs on how to conduct inspection and use of inspection instruments such as thermometer. But as kung kayo naging raised lang sa San Jose, na dapat may dyan kami na ginagamit para mamanaan naman kung panas ng pagkaon. Kahit hindi mo man naliban mo mamanaan kita kung panas ng pagkaon unless tirawan mo. So, kung may sakit gusto mo, pagkasin na ng pagkaon. And then, additionally, galing for sanitary inspectors, so, kayo nga na-raise man kayo nga kay, regarding sa may pagkaso-kaso, kami nga yung sanitary inspectors, so, kalabanan na naman ang medical field. So, wala tamang ti knowledge kung paano mag-process sa kaso nga ra. So, dapat gangaya na kami kang additional na may legal aid man lang kami daan niya. For example, di isa na magpati ka naman. So, tungkol lang naman ang mga recommendation or inspection report ko sa legal aid na to. Ta na rin ma-process kung ano rin ang sunod. And next is manufacture date and labeling of expiration date for processed food kay food products. Kay may dyan is ang prasang nagabutang kung saan ang expiration date. So, dapat importante kayo. And, amalang ra. Thank you!